Okay, so good morning. So nandito ulit tayo sa ating roof, sa rooftop, para i-check yung mga halaman natin. So magdidilig ako ng mga nakatanim pa sa soil, pero limited na lang naman yung nakatanim dito sa soil, maliban sa mga ornamentals ng nanay ko. So bukas, magdadagdag ulit ako ng limang olmeti pa rin yung ngayon. Pero yung susunod na transplant natin ay yung red crystal, yung scamanders ang tawag nila, na buto. Anim yung tinanim ko, pero may isa kasing nabulok dun sa nursery natin. So lima na lang sila yung red. Pero yung bukas na itatanim ko ay olmeti pa rin itong green. Yan. So ito yung transplant natin ng 28. So ngayon ay March 2. So ayan, so lumaki naman sila, lumaki. So lima yan. Tapos hindi ko sure kung ito yung papalitan, yung kukunin ko na, pero baka ito or yung nandoon. Kasi lima yung susunod kong ilalagay. So ayan. Ang mangyayari kasi itong part na to na walang ornamental, yan hanggang dito siguro. Yan, putulin ko tong part ng ornamental na to. Gagawan natin ng panibagong frame. Papagawan natin ng frame kung saan pwede tayo mag siguro mga 2 layers. Titingnan ko kung kaya pa ng 3 layers, pero 2 layers lang muna siguro ngayon. 2 layers ng platform na pwede nating taniman. So first layer dito, tapos siguro dito na yung susunod. Tapos okay na siguro muna yun, 2 layers lang. Yun na lang muna ang magiging ang papagawa natin. So siguro mga 1.5 meters siguro to, or wala pang 1.5 meters. Papagawa tayo ng frame, siguro square bar, pero tatanong ko sa kanya kung ano yung mas okay. Tapos order tayo ng screen. Hindi na ganito, hindi na mosquito net. Ang gagamitin na natin is yung fine mesh. Mas maliliit yung butas noon, so mas secure tayo in terms ng mga insekto. Pero dito naman hindi masyado problema ang insekto. Although doon nagka-crop problema ako ng insekto doon sa part na 'yon. Anyway, dito hindi masyado, pero 'yun na nga yung mga gagawin natin. Ito papagawan ko rin 'to ng frame. Pagawan natin 'to ng frame. So dito kung 2 layers 'yan, makakapagtanim siguro ako ng mga 16. Tapos doon sa isa 14. So may 30 heads na tayo. Tapos papakita ko sa kanya itong isang open space na to. Kung pwede pang taniman. Ito kasi palagay ko kaya ito 3 layers. Pero kung ilan siya, 1, 2, siguro mga 12 kung 3 layers. Pwede na makakadagdag din. So papatingin ko sa kanya kung okay lang naman gawan ng frame. Parang A-frame siya. At hindi pa ako gagamit ng UV plastic sa ngayon. Kasi kung pansin niya may bubong naman. And kung dito man manggagaling yung angge, double check na lang din yung siguro natin yung mga PPM na lang in case malalagyan sila ng tubig. Pero so far, hindi ko naman masyado nagiging issue yon. Pero napapansin ko nga dun sa dito, sa ating nutrient solution, after a few weeks, medyo tumataas yung EC kasi pag gumawa ko ng nutrient solution mga nasa 6 or 5.8 yung pH. So pag double check ulit mga nasa 6.2, 6.3 na, pasok pa rin naman, pero yun nga. Pag lumagpas na siya ng 6.5, baka hindi na masyadong ma-absorb ng halaman natin yung nutrients. So ito, makita nyo naman, growing naman sila eh. Ito, fine mesh. Ganito yung screen na gagamitin ko o bibilhin ko sa susunod. Pag nagawa na natin yung frame, ayan. Hindi masya ito, medyo leggy na to. Ito medyo leggy. Siguro nagbo-bolting na or kung ano man. Ayan, kukunin ko na yan. Tapos dito naman, ayan. Okay naman siya eh. Goods naman ko sa goods eh. In terms of taste naman, hindi naman siya mapait para sa akin. Hindi ko lang alam sa iba. Tapos ito yung mga ano ba to? Mga basil, kala ko mamamatay na itong mga basil na to. Pero nabuhay, so i-transfer natin sila. Sayang din kasi.
Tapos ito, yung ibang mga mulberry natin, baka hindi na natin ituloy. Kasi nga, nagmo-modify tayo dito. Medyo matagal din talaga ang mulberry. Siguro nga, tama yung sabi na isang taon. Isang taon. Although yung bunga dito, hindi ko sure kung naputol ko ba. Nag-pruning kasi ako. Masyado na silang mataas. Anyway, yan. Baka tanggalin ko to, tapos ang gagawin ko, yun nandun, na mga basil, ilipat ko dito. Baka ang ikip lang natin na mulberry is ito. Dito lang. Tapos, yan, ilipat ko na rin to. Ito, goods naman to eh. Ano natin, miso na. Pero ang problem kasi dito yun, may mga maliliit na insekto. Hindi ko sure kung kakayanin siyang i-prevent nung tawag dito. Dito, nung fine mesh. Pero ang bala ko, itong, ito, part na to, dito. Papa-extend natin ng konti para malagyan natin ng siguro at least 6x6 or 8x8 na ano. Ay, hindi. Mga 6. Basta, makakapagtanim tayo ng isang layer dyan. Yan, isang layer dyan. Kaya pa-extend ko lang yung bakal. So, magkapagawa tayo ng extension dyan ng konti. Tapos, papalitan natin yung screen nit doon lang sa part na yon, tapos siguro na open siya dito. Yon. Hindi ko sure. Pero titingnan ko kung magkano yung magagastos. Yan. Yun sa ngayon yung plano. And mamaya darating yung kausap ko. Yan. So yan, marami na rin nabawas dito, marami na ako na ilipat. Tapos ito yung last time na ginawa. Kailangan pala lagyan ng tubig to. Yun ay tsaka ang dami na rin na dead so. Yung nilalagay lang naman natin na tubig dyan is yung tap water lang din naman. Yung tap water lang din doon. Na napasingaw sa chlorine. So, ayan. Ito naman good say. Ano, kahit ito, kahit pag tinanggal ko siguro to, mag-uusbong kaagad to eh. Usually kasi itong mga basil, once na mas pinuprun mo sila ng pinuprun, nag-uusbong. Ayan na. Ang galing, di ba? Ayan, kasi last time pinutol ko tayo dito eh. Tapos may konti dito. Yan, umusbong naman siya ng maayos. So, usually, ang mangyari niyan, pag pinutol mo yan dito, mag-uusbong yan dito. Magmamature, tas uusbong sa kabila. Ayan, ito. Meron pala ako dalawang Thai basil doon. Ililipat na natin dito. Tapos, yung hindi masyadong maayos na Thai basil, kukunin na natin. Iba kasi yan, maganda yung puno. Pag tinanim mo nga yata, siguro yan sa lupa, mas kakapal pa yung stem niyan eh. Mas magiging mukhang puno siya kaysa plant. Ay, plant din naman yung puno. Ayun, no? Ganda na itsura nito. Ito, Thai basil. Yan, Thai basil. Purple yung flower niya. Sa lemon basil naman, dilaw. Yun lang. Na-share ko lang. Okay, so, yun. Ito, tingnan natin pala dito. Meron ako nakita kanina dito, inuud. Ayun, no? Paborito talaga nila mustasa eh. Yan. Natsambahan tayo sa mustasa. Tapos yan, hindi na tayo magtatanim dito sa side na to. Hahayaan lang na. Yan, maubos na rin naman yan eh. Siguro ibaba ko na lang, i-harvest ko na lang. Yun. Tapos ito, pinuron ko. Ito eh, stay lang natin yan dyan. Ito, baka tanggalin ko na rin to. So, maraming magbabago. At least, focus muna tayo dyan sa medyo kaya nating mapakinabangan kaagad. So hopefully yung dito, pag nilagay natin ng maliit na setup dito, makakapagtanim siguro tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga 6. 6 heads ng lettuce. Pwede na. Hindi na masama. 6 heads siguro or 8. Yan, mga ganun. 6 to 8 heads. Isang layer lang naman yun. Yung malapit dito sa liwanag. Usually kasi yung araw hanggang galing dyan, tapos wala na. Saglit lang, mga 3 hours lang siguro or less. Yun. So yun lang naman ngayon. Tatanggalin ko na rin itong mga bottled water. So dyan tayo nag-start to explore and see kung anong mga possibilities, anong pwedeng mangyari, anong challenges. So marami naman tayong natutunan. So mag-upgrade lang tayo ng kaunti. Okay. See you next update. Bye-bye.